and rejoice, spirit. By his passion, death, and resurrection, the Lord Jesus overcome the power of sin and death. In the Eucharist, he has left us a living memorial of his saving mystery. He has sent the Holy Spirit to be with us always. Indeed, the Lord strengthens his disciples for the task of spreading the gospel because it is not without problems and difficulties. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
your holy name, for you never deprive of your guidance those who sit set firm on the foundation of your love. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who loves and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Jeremiah. Jeremiah said, I hear the whisperings of many, terror on every side. Denounce, let us denounce him. All those who were my friends are on the watch for any misstep of mine. Perhaps he will be dropped. Then we can prevail and take our vengeance on him. But the Lord is with me, like a mighty champion. My persecutors will stumble. They will not triumph. In their failure, they will be put to utter shame, to lasting, unforgettable confusion. O Lord of hosts, you who test the just, who probe mind and heart, let me witness the vengeance you take on them. For to you, I have entrusted my cause. Sing to the Lord, praise the Lord, for he has rescued the life of the poor from the power of the wicked. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, in your great love, answer me. Lord, in your great love, answer me. For your sake, I bear insult, and shame covers my face. I have become an outcast to my brothers, a stranger to my mother's children, because zeal for your house consumes me, and the insults of those who blaspheme you fall upon me. Lord, in your great love, answer me. I pray to you, O Lord, for the time of your favor, O God. In your great kindness, answer me. With your constant help, answer me. O Lord, for boundless is your kindness. In your great mercy, turn toward me. Lord, in your great love, answer me. See, you lowly ones, and be glad. You who seek God, may your hearts revive. For the Lord hears the poor, and his own who are in bonds, who spurns not. Let the heavens and the earth praise him, the seas and whatever moves in them. Lord, in your great love, answer me. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, through one man, sin entered the world, and through sin, death, and thus death came to all men, inasmuch as all sin. For up to the time of the law, sin was in the world, though sin is not accounted when there is no law. But death reigned from Adam to Moses, even over those who did not sin, after the pattern of the trespass of Adam, who is the type of the one who was to come. But the gift is not like
the transgression. For if by the transgression of the one the many died, how much more did the grace of God and the gracious gift of the one man, Jesus Christ, overflow for the many? The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise. The Spirit of truth will testify to me, says the Lord, and you also will testify. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the 12, "Fear no one. Nothing is concealed that will not be revealed, nor a secret that will not be known. What they say to you in the darkness, speak in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna. Are not two sparrows sold for a small coin? Yet not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. Even all the hairs of your head are counted. So do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my Heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my Heavenly Father." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Tayo po ay kanatapos lamang ng mga sunod-sunod na pagdiriwang ng mga dakilang kapistahan. Na maalala ninyo ang mga linggo na uling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama na rito yung dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagpapadala niya ng Espiritu Santo bilang muling araw na muling pagkabuhay, ang kabistahan ng Banal na Siyang Tatlo. At noong nakaraang linggo ay ang kabistahan ng Corpus Christi, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ngayong linggo na ito, balik ulit tayo sa pangkaraniwang panahon na magbigay sa atin ng Panginilay na nawa maunawahan natin sa gitna ng dakilang mga pagdiriwang natin ng kabistahan ng Pumikapan, maging bahagi ng ating pagkilos sa buhay kabanalan. Kaya huwag nating kalimutan na
it will not exempt us from the difficulties of life. Hindi na hulugan na kapag tayo ay nasa Panginoon na, hindi na tayo magdaranas ng mga sudiranin. Hindi. Hindi yun ang pinangako ng Diyos sa atin. Ano yung pinangako ng Diyos sa atin? Bibigyan tayo ng lakas na harapin ang anuman at lahat ng uri ng sudiranin. Kaya nga tamang tama po ngayon sa linggong ito, yung hamon na pinapahayag ni Jesus rin, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa sino mang tao. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Ngunit hindi pumapatay ng kaluluwa. So, kinakailangan ding malaman natin yung ating mga takot. Ano ba yung kinakatakutan natin? Sabi nga natin, isa sa mga solusyon na para makita natin ay malaman natin ano ba yung kinakatakutan natin para maintindihan natin yung pinamamanig ni Jesus upang mapaglabanan natin ang lahat ng uri ng takot. Kasi may iba't iba tayong takot. No? Mayroon ibang takot sa daga. Takot sa ibis. Takot sa dilim. Takot na magkasakit. Takot na tumaba. May kanya-kanya tayong takot. Na nawa makita natin ano yung kinakatakot natin. Makilala natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkilala natin sa mga bagay na kinakatakutan natin. Sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo, makikita natin na itinilaga ni Jesus ang mga mahalagang mga takot. Marami kasi takot. May maliit, may malaki, may mga itinuturing natin na walang pasiyan, pero naging dahilan ng ating takot. Ano? At may mga malaking takot na kinakailangan na kung saan ay inaaniyan tayo ng Diyos na harapin natin. Ano ito? Una, yung takot na madugisan ng ating reputasyon. Madugisan ng ating pangalan. Magkaroon ng dumis ang ating mga pinangalaga ang mga pangalan. Yun ang isang bagay na kinakatakutan ng tao. Ano na lang ang sasabihin ng tao? Kaya nung sabi ni Jesus, walang lihim na di mabubunyag. Walang lihim na di mabubunyag. Darating ang panahon ng lahat ng ito ay pagpagsigawan sa mga bubungan. Isang bagay rin o lang kung saan huwag natin kalimutan. Ano pa? Yung pumapatay ng katawan. Sabagat sabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Ngunit hindi na kamamatay ng espiritu. Matakot kayo sa na pumapatay ng katawan at pumapatay ng espiritu. Pero yun ang kalimitang takot ng takot. Ang buhay ng tao, yung kanyang katatayuan, yung kanyang maayos na kinalalagyan. Kapag nakita natin na hindi maayos yung ating kinalalagyan, sa buhay na ito, mayroong pangamba na hinaharap tayo. Ano pa yung nais na huwag nating katakutan yung pangatlo? Yung takot gawa ng pananampalataya. May mga pagkakataon na tinatakot tayo para mawala ang ating pananalig sa Diyos. Na kung saan ay hinaharap natin. Alam nyo, ito ngayon yung parang isang bagay na
mas malapit ito sa kasalukuyang panahon, no? Yung takot gawa ng pananampalataya. Naalala po tuloy, no? Kung inyong po hindi nakalimutan, yung nangyari po sa Resort World na mayroong ilan ang namatay? 37. Noon, hindi ako maniwala na walang namatay rito gawa ng baril maliban lamang yung gunman. So, sabi ko, paano namatay ang mga ito? Hindi naman pala binaril. Later on, ay nakita natin, bagamat ito, sabi nga natin eh, walang footage. Ang footage lang ay doon sa gunman. Pero makita natin na rin, eh, bakit namatay ito? Kasi natakot. Natakot sila. Bakit? Anong sabi? Kasi may sumigaw din natin, ISIS, ISIS. Ano? At alam po naman natin, ano, kung ano yung ISIS. Bagamat masabi natin na hindi naman. Pero ito yung kinakatakot, ano? Kasi ito yung bahagi ng ating panapala. Kung noon, napaparitaan lang natin, ito ay mga bagay na nangyayari na malayo sa ating lugar. Sa Syria, sa Iran, sa Iraq, pero ngayon hindi na, no? It is on our doorsteps. Bahagi yun na kung saan ipakita. At naapektuhan tayo. Kaya bahagi yun ang pagkilos, no? Na ngayon, ang ating mga kapatid na nasa Marawi ay isang buwan na naghihirap gawa ng digmaan na nangyayari ngayon sa Marawi. Bakit? Gawa ng ganitong uri ng mga mentalidad na mayroong marahas na pagkilos. Hindi po lahat ng Muslim, no? Pero these are fundamentalists na sabi nga ay nagnanais ng religious cleansing. Gustong alisin anything maliban lamang yung kanilang pananampalataya. Kaya yun may isang bahagi ko na pinalalaan sa atin ng huwag kayong matakot. Kasi ano sabi niya? Ang sino mang nagtatwa sa akin sa harap ng tao ay itatatwa ko sa harap ng aking amang nasa langit. Well, hindi mo lamang po yan. Ang bagay na kung saan makita po natin. Sabi nga ng mga ilang mga OFWs ay yung mga nagpupunta sa ibang bahagi ng Middle East. Pati hanggang ngayon, may mga lugar na bawal ang religious articles. Bawal pa rin. No? Kapag nakitaan ka ng rosary, sisirain ang rosary sa harapan mo. No? Pag may nakitaan ka ng Biblia, sisirain yung Biblia sa harapan mo. No? Anything that is religious, sisirain sa harapan mo. No? Naalala ko rin tuloy po yung isang OFWs, sabi sa akin ni Father, pasensya ka na kasi nag-iba ako ng religion. Bakit? Kasi po kapag hindi ako nag-iba ng religion ay baka matanggal ako sa trabaho. Eh anong pipiliin ko? Yung pananampalataya ko o magutom yung pamilya ko? Yun ang tanong sa akin, pero kung babasihan po natin, no? Yung ipinahayag sa banal na kasulatan, medyo may kabigatan. No? Kasi anong sabi ni Jesus, no? No? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa sino mang tao. Huwag kayong matakot sa sino mang pumapatay ng katawan. Huwag kayong matakot sa sino mang nagnanais sa inyo na itakwil ako sa harapan ng mga tao. No?
Na kahit na siguro sabihin niya, Father, ako naman ay magbabalik. Magiging Katoliko na huli ako pag ako'y umuwi sa Pilipinas. Pero sabi nga natin, no? Ay ganito ba yung ating pananampalataya? Faith by convenience. Kaya ito'y bahagi yun na kung saan na kinakailangan natin pagnilay-nilay. Mahirap po yung panyayin na pinahayag ni Jesus. Huwag kayong matakot. Pero huwag mo rin natin kalimutan na ang sitwasyon na ating pinabibilang, bagamat ito bago, ang ganitong uri ng pananakot ay hindi na ho bago. Hindi na po ito bago. Ito po ay kung makikita po natin, kung babalikan po natin, ay nangyari na sa mga una nating mga mananampalataya. Almost 6,000 years ago, kung babalikan po natin, halos higit